Nang araw ding iyon ay pinili kong pumasok sa opisina para gawin ang mga trabahong nakaatang sa akin. Sumasagi kasi sa isip ko na baka hindi ibalik sa akin ni Mariano si Maribella. Kaya ginawa ko na lang abala ang sarili ko kaysa naman mag-isip ako ng kung ano-ano. Nasa social media pa rin ang article na kumalat tungkol sa akin at kay daddy bilang sugar daddy ko umano, pero hindi ko na lang pinagtuunan pa ng pansin dahil alam ko namang lilipas din ang bagay na yon. Lumipas ang buong araw ko nasa opisina lang ako dahil bukod sa binabaling ko sa ibang atensyon ay dinidistract ko rin ang isip ko sa mga bagay na alam ko na posibleng mangyari, lalo ngayong alam na ni Mariano ang tungkol sa anak namin. Natatakot akong baka kunin at ilayun niya sa akin ang anak ko. Bilang isang ina ay hindi maalis sa akin ang mag-isip at mag-alala. Dahil kilala ko si Mariano at alam kong gusto niyang makuha lahat ng kahit anong gustuhin niya. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig kong pagbukas ng pinto sa opisina ko at pumasok si Daddy. Sumama kasi siya ngayong araw sa akin dito sa trabaho para tapusin ang mga kailangan niyang tapusin. "Sweetie, it's already 7 o'clock in the evening," he said and seated on the swivel chair in front of me. "You skip your lunch, Bianca." May bahid ng pagkamautoridad sa boses niya. Ang punto kasi ni Dad ay nalilipasan ako ng butong. "I just got busy, Dad," pangangatwiran ko. "Saan ka naging busy? Sa pagtulala buong araw dito sa office mo? Come on, anak. I know you. Alam kong iniisip mo si Mariano." Nanunod yung sambit ni Dad. Dahilan para mapaayos ako ng upo at gulat na tumingin sa kanya. "Of course not, Dad." Mabilis kong depensa sa kanya. "So defensive," natatawang sabi ni Dad, kaya naman inirapan ko siya. "I didn't expect that you will let my apo to be with Mariano today, but I guess I'm wrong." Biglang seryosong sabi ni Dad. "Maribella wants to be with him, Dad." "Alam at ramdam ko yun kahit hindi niya sabihin," sagot ko. "Oo nga pala, Mariano called me earlier para sabihin na kauwi na sila," Informa sa akin ni Dad. "Thank God, inuwi niya ang anak ko." "Let's go home na, Dad. I miss Maribella. Sigurado ako na marami ikakwento sa akin ng batang yun," sabi ko habang iniipon lahat ng gamit ko na nagkalat sa office table ko. Masyado kasi ako maraming ginawang trabaho kanina kaya naman halos nakasabog ang ilan sa mga gamit ko. "Bianca, alam ko may iniisip ka kaya sabihin mo sa akin, ano yun?" Seryosong tanong ni Dad sa akin. Tanong na alam ko na hindi na siya interesado sa isasagot ko kung hindi concerned siya at gusto niyang iparamdam sa akin na karami ko siya sa lahat. Mula nang makilala at makasama ko si Dad, hindi siya palagi nagtatanong kung kamusta ako. Pero madalas niyang iparamdam sa akin na kasama ko siya sa lahat ng bagay. Karami ko siya sa lahat ng sakit at lungkot, sa buhay at higit sa lahat. Palagi siyang handang umalalay sa akin sa tuwing nalulungkot at nahihirapan ako. "Mahal mo pa ba siya?" muling tanong sa akin ni Dad gamit ang pinakaseryoso niyang boses. "Mas mahal ko ng sarili ko, Dad," tugon ko na lang. "So, mahal mo pa nga siya, anak?" biglang saad ni Dad. "Mas mahal ko nga sarili ko, Dad. Mas mahal ko si Maribella at ikaw," sagot kong muli sa tanong ni Dad. "What if Mariano will ask you for a second chance? Ibibigay mo ba?" tanong muli ni Dad. "Bakit tinatanong mo mga to, Dad? Alam mo naman yung mga dinanas ko sa kanya, hindi ba?" Mainis sa tono kong sagot. "Kasi gusto ko makasiguro muna sa lalaking yan bago mo siya papasukin muli sa buhay mo. Ayaw ko masaktan ko ulit ng dahil na naman sa kanya. Dad, papasukin ko man siya o hindi sa buhay ko, wala akong magagawa. He's Maribella's father at wala tayong magagawa sa bagay na yun," pagtugon ko. "I just want to make sure, Iha. Ayaw ko lang na masaktan ka at ang apo ko." May bahid na galit sa boses ni Dad. Alam ko kung bakit nagkakaganito si Dad. Minsan na kasi niya ako nakita na nahihirapan at nasaktan na sobra. Kaya nauunawaan ko kung bakit ganito siyang mag-react. Ang daddy ko nag-aalala sa akin. Nanunudyo kong sabi para kahit paano ay maiba naman ang mood niya. Tanging tugon lang ni Dad sabay irap. "Dad, mahal ko man siya o hindi, mananatili siyang parte ng buhay ko, ng buhay natin dahil siyang ama ng anak ko. Kung nag-aalala ka na baka masaktan ako, don't worry, Dad. I will never let that happen again. Wala rin naman sa plano ko makipagrelasyon dahil masaya at kontento na ako sa buhay ko.
I have you and Maribella at okay na ako doon. Hindi mo ba gustong magkaroon ng isang tao sa iyong buhay? Isang taong masasandalan at magtatanggol sa'yo? Huwag mo kong intindihin, anak, okay? But you still have your own life at kailangan mo na mapapasaya sa'yo bukod kay Maribella. Puno ng pag-aalalang sabi ni Dad. Dad, wala akong kailangan sa buhay ko maliban sa inyo ni Maribella, okay? Masaya na ako sa buhay ko, Dad. I'm living the best life than before. Masaya ako sa kung anong meron ako at hindi ko kailangan ng someone sa buhay ko. Isa pa, Maribella is my life kaya okay na okay ako, Dad. At kasama kita kaya mas lalo akong masaya. Pagsisimula ko. Maaring mahal ko pa nga si Mariano pero Dad, mas mahal ko ng higit ang sarili ko at hindi ko nahahayaan na masaktan na naman ako. It's not like that. I will never let someone to hurt me again, okay? Tsaka Dad, nakakapagod kaya masaktan kaya mas mabuting mag-focus muna tayo sa self-love. At least doon, sigurado ako na safe and secured ang puso ko. Tumangutango siya. I'm so proud of you, Iha. You're really a strong woman at nakakatuwa lang kasi isa ako sa mga maswerteng ama dahil ikaw ang anak ko. Maaaring marami akong pagkukulang bilang iyong ama. Ngunit, lumaki ka pa rin bilang isang mas mabuting tao. Dad, naiiyak ka na. Tama na sa ganitong usapan. Nanunod yung kong sambit dahil kita ko ang pamumula ng mga mata niya. Gusto nang bawiin yung sinabi ko? You are such a bully, daughter. Linis niya, kunwaring sabi. Tinawanan ko lang sinabi niya dahil sa totoo lang ay masaya akong makapag-usap ulit kami ni Dad ng ganito. By the way, what's your plan about Mariano and his family? Hindi mo ba talaga sila kakasuhan? Kunot noong tanong ni Dad. Marahil ay naalalan tungkol sa matagal na naming napag-usapan ang kasuhan ang mga magulang ni Mariano. Oras na magkaharap na kaming lahat, lalo na ni Attorney Vera. Hindi na Dad? Maiksi kong tugon. Gustuhin ko man pero maapektuhan si Maribella. Kaya huwag na lang Dad. Ang Diyos nang bahala sa lahat. Okay na siguro yung hindi ko pagpayag sa partnership Dad. Alam ko na noon pa lang pangarap na ni Mariano ang maging CEO. Pero ayaw ko ng company natin ang maging dahilan para makuha niya yun. Isa pa, bahala siya sa buhay niya. Kailangan niyang paghirapan ang lahat ng mga pangarap niya. Kahit doon man lang ay makaganti ako sa kanya bukod sa kinakarma ng mami niya. Kahit gusto kong magbayad si Attorney Vera sa mga nagawa niyang kasalanan, pinili kong wag na lang ituloy ang pagsampa ng kaso sa pamilya nila. Gusto kong bigyan ng hustisya ang ginawa niya sa akin lalo na kay mama. Pero alam kong lubos na maapektuhan ang anak ko kapag ginawa ko yun. Hahayaan ko na lang Diyos na humusga sa huli. Mauunawaan naman ako ni mama kahit nawala na siya. Dahil hindi lang naman palaging sa pagsampa ng kaso nakukuha ang hustisya. Minsan, nakakamit din yun kapag ipinakita natin sa kanila na naging matagumpay ang buhay sa kabila ng mga hirap na pinagdadaanan. Alright, sweetie, let's go home kasi kanina pa naghihintay sa bahay si Mariano. He wants to talk to you. Sa'yo nagpaalam? Gulat kong tanong habang salubong ang kilay. Kailangan niyong mag-usap and I'm sure gusto mo rin yun, anak. Ipaalam mo sa kanya kung ano talagang nararamdaman mo sa mga nakaraang taon. Masakit man alalahanin lahat ngunit alam kong ito ay makakatulong sa'yo para ganap na gumaling sa lahat. Mula sa lahat na nangyari noon, nandito ako para sa'yo, sweetie. Seryoso pero nakangiting sabi ni Dad. Hindi ko tuloy naiwasang mapangiti rin kaya naman mabilis ko siyang niyakap. Ramdam na ramdam kong pagmamahal at suporta ng isang ama. At sobrang saya ko dahil mula nang makilala ko siya, kailanman na hindi na ako nakaramdam na mag-isa ako sa buhay. I love you, Dad, and thanks for always being there for me. Siguro tama nga si Dad. I should talk to Mariano and let him know what I really feel. Masakit man pero kakayanin ko masabi sa kanyang lahat ng mga inipon kong sakit at hirap mula pa man noon. Okay, Dad, I will talk to him. Kakausapin ko si Mariano. Mariano's POV. Lahat ng bagay sa buhay ko ay kasinungalingan at sobrang tanga ko para hindi ko mapansin. Hindi talaga ako makapaniwala na peke ang kasal namin ni Bianca. Bakit nga ba hindi ko naisip na pwedeng mangyari yun? Dahil ba masyado ako nagtiwala kay mami at naniwalang ipinilit ni Bianca ang sarili niya sa akin? I became the worst version of myself because of our marriage na humantong sa pananakit ko kay Bianca. And because of that, hindi ko na malaya na sumusobra na pala ako. When I saw Bianca again and she showed in front of me, ang unang pumasok kaagad sa isip ko ay ang makipagbalikan sa kanya at makasama siyang muli sa iisang bahay.
Hindi ko alam kung bakit naisip kong tungkol doon. Basta ang alam ko gusto ko siyang makasama ulit. Para nang sa ganun na rin ay makabawi ako sa lahat ng pagkakamali ko sa kanya. Ngunit nagbagong isip ko na gusto ko siyang makita muli sa aking buhay. Kung paano siya mukhang masaya na kasama ng isa pang matandang lalaki na talagang ikinagalit ko. Hindi ko pa rin magawang tanggapin ang matandang yun ay karelasyon ni Bianca. That BMB. Kaya noon pa lang ay may duda na akong hindi lang siya basta relative ng asawa ko. Dahil tamang hinala ko may relasyon sila. Kaya naman bilang ganti, pinasundan ko si Bianca para hanapan sila ng ikakasira nilang dalawa. And that's how I found out that they have a child. Sa madaling salita, siniraan ko sila dahil hindi ko matanggap na niloko na nga ako ni Bianca. Nagawa niya pa rin niyang maging masaya at talagang nagkaanak pa sila ng matandang yun. They live happily while I'm suffering. Hindi yun pwede, but I still want Bianca in my life. Gusto kong itama lahat kahit pa alam ko na mahirap at imposible ang bagay na nais ko. I will take Bianca back. When our dinner meeting happened, maraming bagay at revelasyon akong nalaman at natuklasan. Mga kasalanan na hindi ko akalaing magagawa ni Mami. At higit sa lahat, si BMB na inakala kong lalaki ni Bianca ay ang ama pala na matagal na niyang inaasam na makita at makilala. So all this time, I believe and live in lies. Naniwala ako na hindi ko malang inaalam ang lahat. Is she mine, Bianca? Tanong ko kay Bianca nang kinuha yung bata ng sekretary ni Bianca. She's Maribella, and yes Mariano, she's your daughter, sabi ni Bianca pagkatapos sabihin na si BMB ang tatay niya. Pero paano? Malungkot at tila naguguluhan kong tanong sa kanya. Kinumbinsi kong kanyang doktor na ipaalam sa iyong sanggol ay hindi nakaligtas dahil gusto ko magkaroon ng dahilan ng aking anak na iwan ka. Masigaw na sabi ni BMB bago tuluyang nagmarcha palayo sa lamesa namin. My child is alive. Sa loob ng 5 taon, inakala kong patay ng bata dahil sa kagagawan ko. At dahil doon, mag-isa ako nagdusa at nagsisi ng walang sinuman ang may alam. My heart is full of happiness and excitement nang ipakilala ko ni Bianca kay Maribella na anak namin. I really can't believe that my child is alive. Kulang ang salitang gulat para ilarawan ang nararamdaman ko nang makita ang batang nakatitig sa akin na parang may gustong sabihin. Pakaramdam ko ay nabuhay ang diwa ko nang magtagpo ang tingin naming dalawa. Pakaramdam ko ay may kung ano sa mata niya at may sinasabi siya sa akin. Natila gusto niya akong kausapin gamit ang mga mata niya na punong-puno ng pananabik at saya dahil nakilala na namin ang isa't isa. Daddy! Daddy! Sabi ni Maribella habang humihikbi sa kanya ako ni Yakap. Sobrang saya ko dahil hinayaan ako ni Bianca na makilala ang anak namin sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko sa kanya. My baby, I'm sorry anak. Ngayon lang tayo nagkita. Mahal na mahal ka ng daddy. I said while carrying Maribella. May daddy na ako! Tanggap niyo po ba ako, daddy? Umiiyak na tanong muli ng anak ko dahilan para mas maluha ako ng sobra. You're my daughter. Of course, I love you, my princess. Daddy loves you so much and please, always remember that. At sorry, ngayon lang tayo nagkita, anak. I love you. Sabi ko sa pagitan ng mga hikpi ko. Ramdam kong lungkot at sakit na nararamdaman ng anak ko dahil matagal kami hindi nagkita. Higit sa lahat, hindi man sabihin ni Maribella ay matagal niya na talagang inaasam na makilala ko. Mami, tanggap ako ni Daddy, sabi ni Maribella habang pinipigilan ang pag-iyak. Habang karga ko, maghapon kami magkasama at nagkabanding bilang mag-ama. Maraming baon na kwentong anak ko kaya naman, bukod sa paglalaro ay marami rin kaming pinag-usapan. Bala kong ipakilala si Maribella sa parents ko pero nagbagong isip ko. Walang permiso ni Bianca at nasisiguro ko rin na hindi siya papayag. Maghapon kami magkasama sa kondo ko, nanonood ng ilang cartoons at kumakain ng lahat ng paborito niyang pagkain. Nakakatuwa pa lang may anak, although hindi ko maiwasan na makaramdam na lungkot at pagsisisi. Kung naging mabuti sana ako kay Bianca, siguro naging masayang pagkasama namin. Siguro ay nakabuo na kami ng pamilyang inaasam-asam ni Bianca mula noon. Isang masaya at kompletong pamilya. Daddy, you know what? Mommy never forget to tell me stories about you. Sabi na Maribella habang nakangiti. She keep on talking habang pauwi na kami sa bahay nila Bianca. Iahatid ko na kasi siya pauwi katulad na napag-usapan namin ni Bianca. She will let me be with my daughter as long as I want.
Basta iuwi ko palagi ng maayos ang anak namin. Talaga? Anong sinabi sa'yo ng mami mo tungkol sa akin? Nakangiti kong tugon sa anak habang focus na tingin sa kalsada. Sinabi niya na mabuti kang tao. Ikaw at siya'y matalik na magkaibigan noon. Sabi niya rin po na mabait ka sa kanya at binigyan siya ng burger, kaya naging friends po kayo. Well, that means she never forgot me. Yes po, Daddy. Naalala ko po niya kasi part ka raw po ng buhay niya. Mami is nice and kind po kasi kahit wala ka. Lagi niya pinapaalala sa akin na dapat mahalin kita kahit hindi mo pa ako kilala. Wala akong naisagot sa huling sinabi ni Maribella. Kaya naman ngumiti na lang ako sa kanya bago itinunod muli ang tingin sa daan. Hindi ko akalain na may magandang sasabihin si Bianca tungkol sa akin. Alam ko na mabuting tao si Bianca. Pero dahil sa mga nagawa ko sa kanya, hindi ko akalain na magsasabi siya ng magagandang bagay tungkol sa akin. Nagawa niya pang magkwento ng mga mabuti tungkol sa akin kahit ang totoo ay puro masama ang nagawa ko sa kanya. Good night, Daddy! I love you po! Maribella said as she bid her goodnight kiss to me. Nang makarating kami sa bahay nila ay kaagad siya nagpaalam sa akin na matutulog na. Good night, my princess! Daddy loves you so much! Tugon ko matapos siyang halikan sa ulo. Hindi kaagad ako umalis sa bahay nila Bianca kahit pa naihatid ko na si Maribella. Gusto ko kasi siyang makausap hindi para sumbatan sa pagtatago ng tungkol kay Maribella kung hindi para humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Isama pang mga kasalanan na nagawa ng mga magulang ko sa kanya, lalo na ni Mami. Gusto mo raw ako makausap, sabi ni Dad. Tanong ni Bianca sa akin. Nandito kami ngayon sa garden area ng bahay nila kung saan niya ako inaya. Para mas komportabling pag-usapan ng kung anumang gusto kong pag-usapan naming dalawa. Ramdam kong seryoso mga tingin ng daddy niya kaya nang sabihin ni Bianca na sa garden kami ay kaagad akong sumang-ayon sa kanya. Kung tungkol dito sa partnership, Mariano, pasensya na. Pero hindi ko maibibigay ang gusto mo, sabi niya sa seryosong tono na boses niya habang sa mga halaman nakatingin. This is not about the partnership and don't worry, tugon ko. Then what? Bakit gusto mo akong makausap? Can we get back together, Bianca? Pwede ba tayong magsama ulit? Para kay Maribella? Derecho at direkta kong tanong sa kanya. Alam kong kalabisan ang pagtatanong ko sa kanya ng ganoon. Pero ewan ko ba kung bakit yun ang kusang lumabas sa bibig ko. Sandaling namutawi ang katahimikan sa pagitan naming dalawa bago muling nagsalita si Bianca. You're joking. Puno ng sarkasmo niyang sabi. Kung iniisip mong tungkol sa anak natin, huwag kang mag-alala, Mariano. Matalino si Maribella. She will understand everything. Maunawaan niyang hindi tayo pwede magsama bilang mag-asawa. But you want a happy and complete family, right? Tanong ko. Alam mo palang gusto ko. Walang buhay niyang tugon. Of course. Pero hindi mo ako hinayaan na matupad ang pangarap na yun na ikaw ang kasama. She cut me off when I'm about to say something. Let's go back together, Bianca. Bigyan natin ng masaya't buong pamilya si Maribella at hayaan mo ko makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Pagsusumamo ko. Bakit parang ang dali-dali para sa'yo ng mga sinasabi mo, Mariano? Napataas ang boses niya. Bakit kung makapagsalita ka, parang wala kang ginawang mali? Tumigil ka sa pag-arte na parang wala kang ginawang masama. Baka nakakalimutan mo kung anong mga nagawa mo sa akin. Iniisip ko lang si Maribella, Bianca. Lalaki siyang katulad mo na nananabigat na gahangad na isang masaya at kompletong pamilya. Oh, stop acting like you know my daughter very well, Mariano. Matalino si Maribella. At alam niya kung ano lang tayo sa isa't isa. Saka, sino bang nagsabi sa'yo na nararamdaman niya ni Maribella? Sa akin pa lang at kay Dad, buo at masaya ng pamilya niya, Mariano. Bonus ka lang sa buhay ng anak ko, kaya huwag kang magsalita na akala mo alam mong lahat. Sabi ni Bianca sa sobrang frustrated na boses. Halata ang pagkadisgusto niya sa mga nasabi ko. Dahil sa tensyon na hindi ako nakaimik kaagad. We can be a good parents to our daughter Mariano. Hindi natin kailangan magsama para lang matawag tayo masaya at buong pamilya. Maging civil tayo sa lahat ng bagay pagdating sa kanya. Don't worry, hindi ko siya ipagdadamo to ilalayo sa'yo kung yan ang iniisip mo. We can be a good parents, Mariano. Pagsisimula niya ulit. And also, hindi naman natin ipaparamdam sa anak natin na may kulang sa buhay niya. Kahit pa wala tayong relasyong dalawa. Seryosong sabi lang ni Bianca habang diretso ang tingin sa langit, habang yakap ang sarili. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng lungkot.
Imposibleng mangyari ang buong pamilya na nais ko kung saan si Bianca at Maribella ang kasama ko. Mahal mo pa ba ako, Bianca? Dahil sa tanong ko, natawa siya ng bahagya pero kaagad rin namang bumalik sa pagiging seryoso ng mukha niya. Yes, mayroon akong lakas ng loob na magtanong sa kanya tungkol doon. Bakit hindi, di ba? Kasi baka meron pa naman. Baka may nararamdaman pa si Bianca para sa akin. She chuckled. Ikaw pa rin yung Marianong kilala ko dati. Masyado pa rin mataas ang bahid ng tingin sa sarili. May pagiging sarkasmo niyang sabi. Napayuko ako pero na magtama ang mga mata namin. Mahal kita, she said while looking directly in my eyes. Minahal kita, pero paulit-ulit mong sinayang at binaliwala yung pagmamahal na meron ako para sa'yo, Mariano. Tuloy niyang sinabi habang hinuhubad ang suot na white blazer. Hindi nakatakas sa paningin kung braso niyang puno ng peklat. Mga peklat na matagal na naghihilom ngunit nanatiling na iwan ang baka sa katawan niya. Napaiwas tuloy ako ng tingin sa kanya dahil nakaramdam ako ng hiya. Ako ang dahilan ng mga peklat niyang yun. Nakikita mo ba tong peklat sa katawan ko, Mariano? Ito ang patunay kung gaano kita kamahal. Nanatili ako sa piling mo kahit na ito'y nagdulot sa akin ng labis na sakit. Kasi mahal kita, kaya kahit sobrang hirap, tiniis ko lahat. Kasi umaasa akong baka isang araw, mapansin mo ang mga sugat ko hanggang sa mahalin mo rin ako. Napailing siya. Pero nabigo ako, Mariano. Nabigo ako. Kasi halos mamatay na ako sa pananakit mo. Hindi mo pa rin ako nagawang mahalin, sabi niya habang humihikbi. Dahil sa bigat ay binawi ko ng tanong ko. Forget about my question earlier. I'm sorry. Nakatungo kong sabi. It's okay, Mariano. Kaya ko namang sagutin yung mga tanong mo kanina. Pero gusto ko lang linawin sa'yo na nagustuhan at minahal kita noon. Hindi dahil sa pamilya at yaman na meron ka, kung hindi dahil yun talaga ang nararamdaman ko. Mahal kita at kahit kailan man, hindi nagbago yun, Mariano. Hanggang ngayon, mahal kita. Daddy's always asking me why. Bakit daw mahal pa rin kita sa kabila ng mga kasalanan mo sa akin? Alam mo ba kung anong sinabi ko kay Dad? Seryosong tanong ni Bianca, dahilan para mapaangat ako muli ng tingin sa kanya at makita kung gaano kalungkot ang mga mata niya sa oras na ito. Sabi ko, wala Daddy, si Mariano talaga yung mahal ko. Sabi niya kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. I tried to find someone much better than you. Pero tang na Mariano, iba talaga yung epekto mo sa sistema ko. You never love me pero hindi ko alam kung bakit ikaw. Gusto kitang burahin sa sistema ko. Itinatak ko sa puso't isip ko na hindi mo ko deserve. Lalo na yung pagmamahal ko. Pero Mariano, nakatatak ka dito eh. Umiiyak niya ng sabi habang tinuturo ang dibdib niya kung saan malapit ang puso. Paano nga ba naman kasi kita makakalimutan? Maribella is your girl version. She's like a resemblance of you. Kaya yung pagmamahal na meron ako para sa'yo, binuhos ko lahat sa anak ko. For 5 years, Mariano. Pinaniwala ko sarili ko na hindi na kita mahal. Pero mali ako eh. Mahal pa rin kita. Pag-amin niya. Then, why we can't be together again, Bianca? Malungkot kong tanong pabalik sa kanya. Mahal kita, pero mas mahal ko na ang sarili ko ngayon, Mariano. Ayaw ko nang magmahal ng walang iniiwan para sa sarili ko. Ayaw ko nang maubos dahil sa pagmamahal ko sa'yo, dahil bukod sa ang hirap-hirap mong mahalin, ang hirap mo ring abutin, pagtugon niya. Hindi mo ba pwedeng mahalin ang sarili mo habang magkasama tayo? You said you love me, pero bakit ayaw mo maging buong pamilya tayo? Mahirap ba talagang bumalik ka sa akin, Bianca? Let's get married again. Pangako, hindi ko nauulitin lahat na nangyari noon. Nakikiusap kong sabi sa kanya, kasabay ng pagtulo na rin ng luha ko. Maaring pinagtagpulan tayo, Mariano, pero hindi talaga tayong nakatadhana para sa isa't isa. She said seriously. I don't know why I am crying, basta ang alam ko lang. Masakit na makitang umiiyak si Bianca habang inaalala lahat ng masasakit na nakaraan niya ng dahil sa akin. Mahal kita, pero hindi na kita kailangan sa buhay ko, Mariano. Sinayang mo na yung pagkakataon na mahal kita, na ikaw ang sentro ng buhay ko. Muntik na ako sumuko sa buhay, Mariano, nang dahil rin sa'yo. Buti na lang at dumating si Maribella sa buhay ko at nakabangon ako ulit. I do love you, Mariano. I really do. Pero ayaw ko nang hayaan ulit ang sarili ko na maubos na naman dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Umiiyak at tila nakikiusap niyang sabi.
Pero mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Nakatungo kong tanong sa kanya. Hindi ko na magawang tumingin pa ng direkta sa mga mata niya dahil kagaya niya. Hindi ko na magawang pigilan ang luha ko. Minahal mo ba ako kahit minsan lang, Mariano? Seryoso niyang tanong na hindi ko magawang sagutin. Wala akong sapat na lakas para sabihin sa kanyang nararamdaman ko, lalo na sa nakalipas na 5 taon. Wala na rin yatang saysay yun dahil kahit nasabihin kong mahal ko na rin siya, hindi yun magiging dahilan para bumalik siya sa akin, kasalman kami o hindi. I feel her pain. Ramdam ko kung gaano siya nasasaktan ng dahil sa akin. At pakiramdam ko, kahit pag gustong gusto ko siyang maging akin ay hindi na ako karapat dapat, napailing siya dahil nakayuko lang ako. Mahal kita, pero sa tingin ko tama na. Minahal kita ng sobra kahit hindi mo ko nagawang mahalin pabalik. Maybe I still love you, Mariano, but for now, focus muna tayo sa mga sarili natin. Mahalin na muna natin ang sarili natin para kung darating man yung tamang panahon at pwede pang maging tayo, wala nang dahilan para pigilan natin ang nararamdaman ng isa't isa. Inaayos niya ang sarili niya. Maging mabuting magulang na lang tayo para sa anak natin. Let me heal and fix myself, Mariano. Ayusin mo rin ang sarili mo. Let's be civil for our daughter. Hindi ko mabibigay ang gusto mo. Mahal kita pero mas mahal ko ang sarili ko. Let's be good friends for Maribela. Let's be best friends like before. Nakangiti niya sabi. Muli akong napaangat ng tingin dahil sa sinabi niya. Gusto niya pa rin ako maging kaibigan para sa anak namin. Ibig sabihin, makakasama ko pa sila bilang kaibigan niya at bilang ama ni Maribela. Sapat na sa akin yun. Tinuyo ko ang luha sa mga mata bago muling humarap sa kanya at tumingin ng may ngiti sa labi. Alam kong huli na pero gusto kong sabihin sa kanyang salitang kailanman ay hindi ko nasabi sa kanya. Can I hold you? Nakikiusap kong tanong sa kanya. May pag-aalangan sa mukha niya pero tumango pa rin siya bilang tugon. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi sa kaipinagdikit ang noon namin para nang sa ganun ay matitigan ko siya ng malapitan. Naramdaman kong nagulat siya sa ginawa ko. Dahil oras nang hawakan ko siya sa magkabilang pisngi ay napakapit siya sa kamay ko. Magiging okay ka naman, hindi ba? Babalik tayo sa dati, hindi man bilang mag-asawa kundi bilang magkaibigan, hindi ba? Umiiyak ang tanong sa kanya. Tumangon lang siya bilang tugon dahil maging siya ay umiiyak na rin kagaya ko. What do you want me to do? Tanong ko ulit. Be a good father to our daughter. That's all what I want. Sad niya. Nanatili kami sa ganoong posisyon habang kapwa lumuluha. Sinamantala kong pagkakataon dahil alam kong ito na ang huling beses na hayaan ako ni Bianca na maging malapit sa kanya. I'm sorry for everything. Sorry Bianca, patawarin mo ko dahil nagkulang ako bilang kaibigan at asawa mo. Peke man ang kasal natin o hindi. Sorry dahil hindi ako naging mabuting asawa. I'm sorry. I love you, Bianca. May sinseridad kong sabi. Pagkatapos ng gabing yun, bihira na kami magkita. Magkikita lang kami sa tuwing hinahatid o sinusundo ko si Maribela sa bahay. Nang gabing iyon, matapos kong bitawan ang salitang matagal niyang hinintay na sabihin ko sa kanya, we both cried like there's no tomorrow. Umiyak kami ng sabay dahil kagaya ni Bianca, nasasaktan ako. Dahil masyado na akong huli para iparamdam sa kanya yun. Huli na ako na sabihing mahal ko siya. Dahil ngayon, kontento na siyang mahalin ng anak namin bukod sa daddy niya. Self-love, ika nga ng marami. Hindi kami nagkulang na iparamdam kay Maribela na buo at masaya ang pamilya namin. Kahit na walang relasyon ang namamagitan sa amin ni Bianca, we became civil in terms of being parents. Bihira kami kumain na magkasama bilang isang masaya at kompletong pamilya. Aaminin kong masakit para sa akin pero natuto na ako makontento dahil masaya naman ang mag-ina ko. I watch Bianca from afar at sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nahulog sa kanya na sobra. Nakita ko kung paano siya naging masaya habang inaabot ang mga pangarap niya sa buhay. I made myself better for Maribela. Hindi lang dahil gusto kong hindi dahil umaasa akong balang araw ay hahayaan ako ni Biancang mahalin siya. Naging mabuting tao ako dahil tinuruan ako ni Bianca na maging mabuting tao. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. Sinaktan ko siya pero sa huli, hinayaan niya pa rin ako makilala at makasamang anak namin. Sinaktan ko siya pero sa huli, ay tinuruan pa rin ako ni Bianca na mahalin ang sarili bago ang iba. Higit sa lahat, hinayaan niya akong mahalin siya mula sa malayo habang kagaya niya inaayos ang sarili ko. Tinuruan ako ni Bianca
kung ano ang tunay na pag-ibig. Hinayaan ni Bianca na makita kong pinakadakilang pagmamahal sa lahat at yun ay ang pagmamahal sa ating sarili. I am more than happy and contented in this situation, but I'm still hoping that soon we will live as complete and happy family together. Napabuntong hininga ako habang tinitingnan ang picture ni Bianca sa wallet ko na kuha ko noong una kaming magkita. Picture niya habang kumakain ng burger na ipinigay ko sa kanya. Ibinalik kong wallet ko sa cabinet ko at may nakita akong box. Isang box na may singsing na di umano ay engagement ring para kay Bianca noong nagplano ako mag-propose noong gabing yun nang humingi ako at nagmakaawa sa kanya na isa pang pagkakataon. I wasn't even able to give this ring and ask her to marry me, but I am still hoping that maybe soon, Bianca will not run away from me and she'll be my wife officially. Sa pag-ibig, hindi maaalis sa atin ang masaktan. Ika nga ay kakambal na ito sa ating buhay. Huwag tayong matakot magmahal pero huwag nating kalimutang magtira ng para sa sarili natin. Ang peklat na inukit sa ating puso ay kailanman hinding-hindi na mabubura kaya habang may tsansa o pagkakataon pa. Mahalin at alagaan natin ang ating mga kabiyak dahil silang tunay nating yaman at kaligayahan. Sa nangyari kay Mariano at Bianca, magsilbing aral sa atin ang kwento nila sa ating lahat. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Magkita-kita po tayo sa susunod pa nating istorya.